Magandang umaga sa ating mga kapatid. Sa umagang ito, tayo'y pangungunahan ni Pastor Jason upang pag-aralan sa ating pangumagang debosyon ang Aklat ng Mga Awit, Kabanata 30. Ang pamagat ay, Panginoon, itataas kita. So dito sa simula makikita natin ang katha na panalangin ng pagpapasalamat katha ni David, isang awit para sa pagtalaga ng templo. Alam natin na si Solomon ang siyang nagpatayo ng templo at hindi si David. So dito isipin natin, pagbulay-bulayan natin bakit sinasabi dito na awit sa pagtatalaga ng templo. Awit ni David sa pagtatalaga ng templo. Katulad ng dito na sinasabi na templo, palasyo ay isa ang ibig sabihin. Pagkatapos na itinayo ni Solomon ang kanyang palasyo sa pamamagitan ng kahoy na sidar, naisulat ang awit na ito. Dito isinantabi niya ang kanyang palasyo at sinulat ang awit na ito. So dito din sa atin, pag tayo nakabili ng bagong bahay o nakapagrenta ng bagong bahay, ito ay ibinibigay natin sa Panginoon. So dito nung magawa ng templo, si David ay napaka matanda na at sinulat niya ang awit na ito. So ginamit niya ang kanyang buong buhay upang makapaglikom ng mga materyales upang itayo ang templo ng Panginoon, at sinabi niya na sa buong buhay niya siya ay mananahan sa templo ng Diyos. So isang bagay ang aking hinahanap, ito ay ang hanapin ka, Panginoon. Kaya nga nung siya'y malapit ng mamatay, ibinigay niya ang blueprint kay Solomon sa pagpapatayo ng templo. So dito hinayaan ng Panginoon si David na meron siyang na ibigay sa kanya ang blueprint kung ano ang disenyo ng pinakaloob na templo. At dito hinayaan niya ang kanyang anak na si Solomon na siyang tatayo upang itatag ang templong ito. Sa makatuwid, sa puso ni David, ang templo na ito ay nagawa na at naisulat niya ang kabanata 30 ng mga awit. So ito ay isang prophetic na pagdideklara ng templo ni David. At dito sinasabi niya sa talutod isa, pinupuri kita Yahweh pagkat ako'y iyong iniligtas, mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. At dito sinasabi niya, itataas kita Panginoon, ipupurihin kita, itataas ko ang Diyos. Pagkat ikaw ang siyang nagligtas sa akin mula sa kailalayman, itinaas mo ako, itinayo mo ako Panginoon. Nung ako'y nakikipaglaban sa aking mga kaaway, nung ako'y nasa panganib, itinaas mo ako. Kaya nga ako'y tumawag sa iyo at itinaas mo ako, inilagay mo ako sa iyong luklukan upang ako'y maligtas. Kaya nga itataas kita. Itataas kita, aking Diyos. So ito ay ang pangunahing tema ng makaisipan sa buong aklat ng ang awit. So dito napaka-espesyal ang awit na ito dahil ito ay naisulat nung ang templo ay idinidicate. Kailang araw lang marami mga co-worker ang lumipat. At nung kami bumisita at pumasok sa kanilang bahay, namangha kami. Sabi namin, wah, wah, wah.
nakikita namin na ang kanilang mga bahay ay magaganda. So napunta na namin ang karamihan sa mga bahay ng ating mga coworker. So anong anong ating ginagawa? Oo, nagbibigay tayo ng mga pagpapuri na sinasabi natin ang lugar niyon ay napakaganda. So matapos na ayusin nila ang bahay, ito ay mas lalong gumanda. So ang mga bisita at ang siyang may-ari ay nagagalak nung makita nila ang kinalabasan ng paglipat nila ng bahay. Ngunit dito si David ay iba. Nung ang mga tao ay pinupuri siya at sinasabing, napakadakila mo David. O aking hari, ang iyong palasyo ay napakaganda. Sinabi niya dito na hindi, sa makatuwid ako ay napakababa. So ito ang totoo niyang nararamdaman. Oo, lahat kayo ay nagpupuri sa akin. Ngunit ang sa katotohanan, ako'y napakababa. Ito ay siyang gawa lamang. Ang lahat ng ito ay gawa lamang ng Panginoon. So si David ay naiiba sa iba. At meron pang isang hari, si Haring Nebukadnezar. Pagkatapos niya makita ang kagandahan ng Babylon, ano ang kanyang sinabi? Hindi ba't ginamit ko ang aking kapangyarihan at lakas upang ipakita ang kaluwalhatian ng Babylonia? Dahil sa aking gawa. At pagkatapos niya sabihin niyo, nagkaroon siya ng sakit. Siya ay nawalan ng tamang pag-iisip. So siya ay naging palalo, itinaas niya ang kanyang sarili. Ngunit dito si David, ang kanyang pagpapahayag ay kung gaano siya kababa. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag pinupuri ka ng iba, itinataas ka ng iba. Kailangan nating magpakumbaba. At dito si David, ipinahayag niya kung gaano siya kababa, gaano siya kawalang lakas. Una, dito sinabi niya nung siya'y sinalakay ng kaaway, ang Panginoon ang siya nagtaas sa kanya. At dito sinabi niya, hinabol ako ng aking makaaway, tunatakbo ako dahil sa panganib ng aking buhay or malapit na akong mamatay dahil sa sakit. Dito sa talutod 2, sa iyo, O Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaraing at ako na may iyong pinagaling. Hinango mo ako sa libingan at mula sa hukay, ako'y muli mong binuhay. Talutod 3. So dito, nung siya'y pinupuri ng mga tao, si David. So paano natin ito sabihin sa Cantonese? Sinasabi natin na tinutugis ako, tinabol ng aking kaaway na nalaglaglag na ang aking pantalon. Dito si David na hinahabol ako ng aking mga kaaway, tinutugis ako ng aking kaaway at ako'y nagkaroon ng sakit at kalimdaman, ngunit pinagaling ako ng Panginoon, iniligtas niya ako. Oo, magbibigay ako ng kapurihan sa Panginoon. Sinasabi niya sa mga tao na kung hindi siya binantayan ng Diyos, hindi siya makakaligtas. At sinasabi niya dito sa mga tao, purihin si Yahweh, siya ay iyong awitan. Ninyong bayang hinirang. So dito sa talutod 4, ito ay patungkol sa kapurihan ni Yahweh.
sa talutod siyam at sa talutod labing dalawa. Pagpasalamat, purihin. So iisa ang kanilang ibig sabihin. Sa salitang Hebreo, kung magsabi tayo ng praise o purihin, ibig din sabihin ito ay magpasalamat or umamin ng kasalanan. Kapag sinasabi natin na purihin ang Diyos, sa Hebreo, may ito ay may ibang kahulugan. Sinasabi na Diyos, pinupuri kita dahil sa ang iyong habaging pagmamahal. Dahil sa ikaw ay mabuti, dahil sa ikaw ay ako ay iyong niligtas. So ito ang mga ginawa ng Panginoon. Panginoon, pinupuri kita dahil ako ay napaka maraming problema, naghihirap, ngunit nagpakita ka ng habag. So ito ay kung paano ipinadama or in-express ni David ang kanyang sarili. At sinabi ni David sa lahat sa atin na dapat natin purihin ang Diyos sa buong buhay. Oo, totoo na minsan ang Panginoon ay nagagalit. Ngunit ang kanyang galit ay panandalian lamang. Ngunit habang buhay naman ang kanyang kabutihan. Bakit napakarami tayong problema ng mga paghihirap na hinarap? Dahil tayo mismo sa ating mga sarili ay may mga kanya-kanyang problema. Ngunit pagkatapos nating madisiplina ng Panginoon, iligtas niya tayo. At sa kapanahunan na ang templo ay inihandog, maraming mga taong nagpupuri kay David at sinabi niya na huwag niyo akong purihin. Sa makatuwid ako'y napakababa at dapat ninyo lang ang purihin ang Panginoon at ibigay sa kanya ang kaluwalhatian. At dito sa talutod 5, ito ay ang pagtatapos ng kanyang pagsasalita at pagsasabi na siya ay mababa lamang. At sinabi niya dito sa mga tao na dapat nilang purihin ang Panginoon at magbigay ng kaluwalhatian sa kanya. At dito si David patuloy siyang nagsasalita at sinasabi niya kung gaano siya ka walang lakas, gaano siya kababa. Mapagkumbaba ang kanyang puso. So kung tayo ay nasa sakit or tinutugis tayo ng ating kaaway, ngunit dito sa kay David patuloy yung sinasabi dito sa talutod 6 at 7, sinasabi ko sa sarili ko sapagkat ako'y panatag. Kailanman hindi ako matitinag. At sinasabi niya, naramdaman ko na ang lahat ay panatag. At kailan may naramdaman ko na hindi ako matitinag. Nung nararamdaman ko na ako'y panatag, bigla lamang darating ang matinding unos. Dito sa talutod 7, kay buti mo Yahweh, ako'y iyong iningatan tulad ng isang muog sa kabundukan, ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. Sinabi ni David, nung naisip ko na ang lahat ay panatag at naramdaman ko na ako'y malaya, ako'y hindi matitinag at iniisip ko na walang anumang makakatinag sa akin at bigla lamang na discover niya na ito ang kamay ng Panginoon na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ngunit nung tinago ng Panginoon ang kanyang mukha, nagbago ang lahat, nagbago ang sitwasyon at siya ay nanghina. So, dito nung makita niya na mayroong problema na nagkaroon sa kanyang paligid, nang kikita niya din na meron siyang problema sa kanyang sariling puso.
nung naramdaman niya na siya'y panatag at ang lahat ay maayos at sinabi niya walang problema at sinasabi niya na walang sino mang makakatinag sa kanya. Kapag ganito ang kanyang inisip, ang Panginoon ang siyang ang Panginoon ang siyang nag-deal sa kanya. Ang Panginoon ang siyang nakitungo sa kanya. Kapag hindi niya sinabi ito, hindi na alam ng tao. So nung nakita niya na mayroong mga pagbabago sa kanyang sitwasyon, napagtanto niya na mayroong mga problema sa loob ng kanyang puso. Ang problema minsan ay katulad ng problema nung kinuha niya ang asawa ni Uriah. Sa buong buhay ni David, kahit saan siya pumunta, ay binigyan siya ng Diyos ng katagumpayan. Ngunit nung nagsimula siya magkasala sa Panginoon, kahit na ang kanyang anak ay ginasa ang kanyang sariling kapatid, at ang bunso ay pinatay ang kanyang panganay na kapatid. At sa buhay ni David na karoon din siya ng mga ganitong problema. At dito nung binilang niya, nagkaroon ng census sa kanyang mga tao. Commander-in-chief na si Joab, sinabi niya, hindi ito nakakabuti sa atin. Kapag binilang natin ang mga tao, magkakaroon tayo ng problema. Ngunit si David ay hindi nakinig. At pagkatapos nung binilang niya ang mga tao, ang Panginoon ay nagpadala ng isang kalamidad. Nagkaroon ng pandemya. Katulad ngayon sa atin sa kasalukuyang pandemya. So nararamdaman ko na ang sitwasyon ng Hong Kong ay mas okay sa kasalukuyang pandemya. Ngunit kung titingnan ko ito sa buong mundo, ito ay ikaapat na wave ng pandemya. At itong kaapat na wave ng pandemya ay naabot niya ang pinakataas, mataas. So, nakaraang taon tayo'y kinakabahan, pero ngayon parang tayo dito ay medyo panatag na sa Hong Kong lamang ito. Ngunit kung titingnan natin ang mga nangyayari sa buong mundo, ito ay napakaseryosong panahon ng pandemya at ang virus ay mas lalong naging lumakas. So ito ay isang virus. At hindi tayo sigurado na kung meron pang ibang faktor sa mundo ng espiritual kung bakit nangyari ito. At naniniwala ako na may mga taong may alam kung anong nangyayaring ito. Ito ay katulad lamang na dito sa awit ni David. Alam niya mayroong problema, kung bakit nangyayari ang problema dahil sa may problema sa kanyang puso. So, maring ang ibang tao ay hindi nila alam, ngunit si David alam niya ito ng klaro sa kanyang sarili. Kapag sinabi ng ibang tao na si David ang pinakadakila, sinasabi niya na hindi. Dapat ako magpatuloy na sabihin kung gaano siya kababa sa kanyang mga tao. At doon sinabi niya na kung saan niya nakakaramdam na siya ay matatag din, doon nagkakaroon ng problema. Kapag ako ay naglalaro ng chess, nung ako ay bata pa,
So mula sa primary school hanggang sa sekundarya, naglalaro ako ng chess. At kapag naramdaman ko na ako'y mas nananalo sa paglalaro ng chess, so nagbabago ang sitwasyon. So nagkakaroon ako ng pagbulay-bulay. So kapag naramdaman natin na tayo'y panatag na at nagiging palalo tayo at iniisip natin na ang lahat ay okay na, din doon ako natatalo. Ang ibang tao sinasabi na, oh, hindi mo binantayan ang iyong galaw habang ikaw naglalaro. Alam ko yun dahil sa kapag naramdaman ko na ako'y okay na at ako'y naging mapagmataas, di nagkakaroon ng problema. Kapag naglalaro ng chess, oo, natatalo ako minsan kapag ganito ang aking nang naramdaman. So sa paglalaro ng chess, nagusto ko makipag-ugnay sa aking mga kaibigan. May mga panahon ng matatalo ka at mananalo. Ngunit kapag ako'y nananalo, hindi ko na sinasabi na natalo kita. Ngunit sa aking puso, nagiging palalo ako. Katulad nitong nakasulat sa awit, at iniisip ko na ako'y panatag. Ngunit nung ako'y hindi lang Panginoon ako'y nakapagmataas. So dito si David, naramdaman niya na siya'y panatag, na walang makakatinag sa kanya. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga cycle ng depression at distress. Ganon din si David, nararanasan niya din ng maraming beses sa kanyang buhay. So kung paano ko siya i-describe na sa dami niyang mga pagtitiis, naging mas maka-Diyos siya. Ngunit kapag naramdaman niya na siya'y nagiging panatag, siya'y nahuhulog. Ito din ang karamihan sa atin. Minsan iniisip natin, nag-iisip tayo na kung paano gagawin, i-handle ng Panginoon ang problemang ito. Kaya binibigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Ang ibang mga tao, kapag walaan silang trabaho, pupunta sila sa pang-umagang devotion. Maraming mga tao ay na ganito. Hindi ko sinasabi na ang marami sa inyo ay walang trabaho. Ngunit sa iba, kapag ang tao ay nakapagtrabaho na at panatag na sa kanilang trabaho, hindi na sila pumupunta sa pang-umagang debosyon. Hanggang sa minsan nawawala sila sa kanilang trabaho, ay pumunta ulit sila sa pang-umagang debosyon. Ito ba ay gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng trabaho o mawawala mo ito? So anong dapat gagawin ng Panginoon? So kung ikaw ay nasa problema, nasa paghihirap, ang iyong puso ay nais sumunod sa Panginoon at masaya ka, masaya din ang Panginoon. Ngunit kapag sinagot na ng Panginoon ang iyong panalangin na gusto mo magkatrabaho at nagkatrabaho ka na, ay nawala ka na. At nung nawala ulit ang trabaho mo, bumalik ka ulit. So anong gagawin ng Panginoon para sa iyo? Sinasabi ng Panginoon na nung nakawawa ka, tinulungan kita, ngunit nung tinulungan kita, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin, kung anong tama mo yung gagawin. So hayaan natin ang Panginoon na siyang may alam kung paano tayo i-deal ang ating buhay. So minsan kapag tayo nahihirap, natitinag, inanap natin ang Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo ay panatag, naging secure, naging maayos ng buhay natin, dapat pa rin natin hanapin ang
at sasabihin niya na natutuwa siya. Matutuwa siya kapag lumago ng ating mga negosyo, ang ating trabaho ay mas lumapit tayo sa Panginoon katulad ni David. Nung naging secure na ang buong bansa at naging maayos na, patuloy niyang hinanap ang Panginoon at patuloy niyang sinasabi na siya'y mababa at patuloy niyang nagpapatotoo. At sinabi niya na maraming mga problemang dumating dahil sa aking pagiging mapagmataas. Ako'y naniniwala na naisulat ni David ang awit na ito nung siya'y matanda na at siya'y mature na nung isinulat niya ang awit na ito at sinabi niya, ako'y napakababa na kailangan ko, ang aking lakas ay sa Panginoon lamang at siya lamang ang aking purihin at hanapin. At sinabi niya din sa Panginoon dito na, Panginoon, ako'y mamamatay na, ako'y katulad lamang ng alikabok. At kung babalik na ako sa alikabok, hindi na kita mapupuri. At sinasabi niya, Panginoon, kailangan mo akong ligtas. At dito muli siyang iniligtas ng Panginoon. So ang translation dito sa huling taludtod ay napaka-espesyal. Taludtod 11 o 12, aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. So ang ibig sabihin dito ng puso, aawit ng papuri ay ang kaluwalhatian. Hayaan na ang kaluwalhatian ng aking puso ang siyang aawit sa iyo. Hayaan na ang aking kayamanan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ang aking espiritu ay may bibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Panginoon, nung ako'y pinagpala mo, nagkaroon ako ng kaluwalhatian at patuloy kitang niluwalhati. Kung masigit na pinagpala mo ako, Panginoon, mas itataas kita itong kaluwalhatian, itong kayamanan, ang posisyon na ibinigay mo sa akin. So, lahat ng nakikita ko sa labas, ito'y nanggagaling sa iyo. Sa makatuwid, Panginoon, ang aking kaluluwa, ang aking puso ay aawitan ka. Napupurihin kita sa lahat ng mga bagay na iyong ibinigay. Manalangin tayo sa Panginoon na tulungan niya tayo. Nung tayo ay nawawala ng pag-asa, dapat nating panghawakan ang Panginoon. At ang Panginoon ay nais niya na hanapin natin siya. Kung tayo ay nagkakaroon ng kayamanan, ng karangalan, ng kaluwalhatian, ng kapanatagan, dapat na tayong umawit at purihin pa ng higit ang Panginoon. Kapag pinupuri tayo ng Panginoon, dapat nating sabihin sa tao kung gaano tayo kababa. At idalhin ang tao na makita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon lamang. Ang Panginoon ay dapat na itaas, dapat purihin dahil siya ang nagtaas sa atin mula sa kamatayan, mula sa kahirapan. At pagkatapos na itaas tayo ng Panginoon, itataas natin ang higit at pupurihan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. At dito tayo nagtatapos sa ating pangumagang debosyon. Papasok na tayo sa ating pagtugon sa salita ng Panginoon. Hallelujah.
Purihin natin ang Panginoon. O Panginoon, pinapalitan mo ang aming mga iyak sa kagalakan. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin.
O Panginoon, binibigay namin ang aming mga papuri. Nandog namin ang aming sarili ng buong-buo sa iyo. Panginoon, naririnig mo ang aming mga papuri at mga pagsamba. Panginoon, ibinibigay namin ang aming mapapuri sa iyo ng buong puso. Ngayon, sa awit ni David, nakikita namin ang aming karangalan, ang aming mga kapuspusan ay nanggagaling sa iyo. Kami napakababa, kami walang lakas. Ngunit ngayong kami ay lumalapit sa iyo sa hininga na ibinigay mo sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Mga kapatid, dapat nating purihin, buksan natin ang ating mga bibig upang sambahin ang Panginoon, upang purihin ang Panginoon, upang ibigay sa Kanya ang nararapat ng mga pagsamba, ang karangalan, ang dangal. Panginoon, ikaw ang dapat na tumanggap ng kapurihan dahil sa iyong pagliligtas sa amin sa panahon ng COVID-19. Ang sitwasyon ngayon sa buong mundo ay napaka delikado at mahirap, ngunit patuloy mong pinapeksyonan ang Hong Kong. Kami ba ay nababagay? Sino kami, Panginoon? Kami mga makasalanan. Ngunit, Panginoon, niligtas mo kami. Dapat naming buksan ang aming mga bibig upang purihin ka. Dahil kung hindi kami magpupuri, ang mga bato ay siyang magpupuri. At mga kapatid, sa ating mga upuan, pagbulay-bulayan natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon, kung paano natanggap natin ang kanyang kaligtasan upang ang bawat isa ay makapasok doon sa proteksyon ng Panginoon. At ba isa-isa nating bilangin, alalahanin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang kaligtasan, ang mga mabubuting bagay na kanyang ginawa sa ating mga buhay, dahil siya ay nararapat, purihan, bigyan ng karangalan, bigyan ng papuri at paggalang. Ngayon, araw, binigyan tayo ng Panginoon na pagkakataon upang siya'y purihin. So, huwag nating sayangin ang pagkakataon ito. Bigyan na siya natin ng parangal, ng papuri, kahit na sa panahon ng kahirapan. Sa bawat pamilya, ang ating buong pamilya ay kanyang pinotektahan. O Panginoon,
pinupuri ka namin, binibigay namin sa iyo ang karangalan. At nakikita ko ng aking cell member nagkaroon ng cancer, ngunit patuloy siyang naglilingkod sa iyo, walang anumang makapagpagaling sa iyo. Ngunit Panginoon, mas lalo siyang nagiging malusog, niniligtas mo siya sa kamatayan. At Panginoon, pinupuri ka namin dahil sa napakahirap ngayon manap ng trabaho, ngunit ang aking anak ay nagkaroon ng trabaho at nangin-establish at binigyan mo siya ng magandang trabaho. At Panginoon, maraming salamat. Nagpapasalamat kami, pinupuri ka namin, Panginoon, na sa aming pagtitipon physically, maraming mga baguhan ang pumunta sa simbahan at tumanggap sa iyo. Panginoon, binibigay namin sa iyo ang karangalan at papuri na maraming mga bagong kaluluwa ang pumunta at ang aming din mga pamilya, Panginoon, ay inakay mo papunta sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, hallelujah. At sa oras na ito, inibitahan kita na tumayo at manalangin para sa iyong mga pamilya na hindi pa naniniwala, sa iyong makaibigan, maaring sila ay nasa kahirapan ngayon, or sila ay naghanda upang magpakasal, or nag-isip sila na mga ibang bansa, o anumang sitwasyon na kanilang hinarap. Kung wala ang Panginoon, sila ay papunta doon sa kadiliman. O maaring sila ay kinukuha ng kaaway, o kaya ang kanilang buhay ay nasa matinding paghihirap. So tayo'y manalangin para sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, na ang Panginoon ay tutugon sa ating mga panalangin sa kanyang templo, at tayo'y manalangin para sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Shakararalalariya mandararababababababa. Panginoon, ngayon naririnig mo ang aming mga panalangin, ang bawat isa sa amin na nanalangin para sa aming mga pamilya, ito'y iyong tutugunin. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang tanging tagapaglika. Mahal namin ang aming mga pamilya. O Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin, ang aming mga hinanaing sa aming mga pamilya, at tutugunin mo ang aming mga panalangin, dahil sa ikaw ang Diyos napakabuti, ikaw ay napakataas, walang sinumang makakapagpigil sa iyong salita. Panginoon, pinupuri ka namin dahil sa iyong kabutihan, nang dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, dapat kang purihin, at dahil sa kabutihan mo, sa habag mo, pinupuri ka namin at nininig mo ang aming mga panalangin at pangungunahan mo, akayin mo ang aming mga pamilya na sila'y maligtas at matanggap ka nila. Panginoon, pinupuri ka namin. Maraming salamat sa iyo. Hallelujah. Shar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 ababababababababa. Shakirigiriririad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 
exalted, a kiss exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in its holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Panginoon, itinataas ka namin. Muli nating itaas ang Panginoon. Hallelujah. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Mga kapatid, sa oras na ito, gamitin natin ang aklat ng awit, kabanata 30, talutod 1, 2, 3. At ating ilahad, gamitin natin ang ating sariling mga pangalan. Sundin niyo ako sa bawat talutod. Kapag nagsalita ako, susundin ninyo at ilagay ang inyong pangalan sa bawat taluntod at palitan
natin ang ating sariling pangalan ang dito. So dito sa unang talud, sa una, dalawa at tatlo, at tayo'y pupunta sa talutod anim. When I, kung ako si Stephen, pinupuri kita. Si Stephen ay pupurihin ka, Yahweh, pagkat ako iyong niligtas. Mga kaaway ko'y hindi mo hinayaang mapagmataas sa iyo, o Yahweh, aking Diyos. Si Stephen ay dumaraing sa iyo at si Stephen ay pinapagaling mo. Hinahango mo si Stephen mula sa libingan at mula sa hukay. Ako'y iyong muling binuhay. At dito punta tayo sa talutod anin. Kung ako ay si Stephen, sinasabi ko sa aking sarili, pagkat si Stephen ay panatag kailan may hindi si Stephen matitinag. Panginoon, maraming salamat. Ang bawat isa sa amin dito ay binibigay ang aming mga panalangin at pagpapasalamat na sa buong taon pinoprotektahan mo kami, Panginoon, at tinutulungan at patuloy mong bigyan kami ng mapagkumbabang puso na kapag naramdaman namin na kami ay naging panatag na at maayos ang aming sitwasyon, bigyan mo kami ng mapagkumbabang puso para wag namin kami maging kampante at manalig masyado, dahil ikaw lamang ang Diyos na tanging hindi na liligalig. Panginoon, patuloy mo kami, bigyan mo kami ng mapagkumbabang puso na maging alerto ang aming mga puso na kami dito sa Hong Kong kami ay maayos, matatag, ngunit patuloy pa rin kami maging mapagkumbaba, Panginoon, na kung kami ay nasa maayos na buhay at patuloy pa rin ang iyong proteksyon para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, pagpapalain ang bawat isa na nasa, at sa inyong lahat na sa katapusan ng taon, patuloy tayong maging mapagkumbaba at pagbulay-bulayan na ang Panginoon lamang ang ating Diyos at sa Kanya lamang nagmumula ang lahat ng mapagpapala at ng karangalan, at patuloy na magpakumbaba sa ating mga puso hanggang sa pagpasok ng bagong taon. Tingin mong aming dalangin sa pangalan ni Jesus itong aming panalangin. Amen. At dito tayo nagtatapos sa ating pangumagang debosyon. Maraming salamat po sa ating pagkikinig.